ngayong gabi, isa na namang bagong yugto ang magsisimula. Mula sa pinakamalaking audition sa kasaysayan ng Big Brother, magbubukas ang pinto ng aking bahay para sa bagong henerasyon ng housemates na galing sa iba't ibang sulok ng buong mundo. Tulad ninyo ay ipaglalaban ang mga pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Ito na ang takdang panahon para muling kumonek sa isa't isa. Isang teleserye ng totoong buhay sa bagong normal na panahon. May bagong housemate ang pumasok sa loob ng bahay ni Kuya. Sino kaya siya? Kilalanin. Isang pagbati sa aking bagong housemate, Monami. Nagagalak akong nandito ka sa aking bahay kasama ang ibang housemates na sina Margie, Nanay Girly, Koy-Koy, pati na din mga Ming-Ming at mga Chickens. Umaasa akong magkakaintindihan kayo sa loob ng aking bahay. Para sa iyong task, ikaw ay inaasahan na gampanan ang mga gawain ng iyong ina nang hindi napapabayaan ang iyong pag-aaral. Ito ay gagawin mo sa loob ng isang araw. Umaasa ako na matatagumpayan mo ang gawain ito. Maaga nagising si Mona upang gawin ang task na inatasan sa kanya ni Kuya. Yan. Very good. Yan. Nagpa-exercise pa si Mona. Agad na naligo si Mona at nag-toothbrush ng kanyang ngipin. Brush, 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 brush your teeth 3 times a day, 3 times a week. Brush, 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 brush. Hinanda niya na ang mga ricados para sa kanyang ginataang dilis. Ayan, naghiwa-hiwa na siya ng mga ingredient. Kailangan pala natin ng kaguran. Saan mo ba nilagay yung kaguran? Oo, sa ilalim. Sa ilalim. Saan po? Oo, sa ilalim doon, malayo, malayo. Gaano ba kalayo ang kaguran ay, girly? Kagud ko pa to eh. Okay, girl. Ikagud mo na yan. Good luck! Magkagud ay di biro. Maghapong nakayuko. Ano, girl? Give up ka na, girl? Pagod na pagod na pagod na pagod na ako ni Pumulubbe. Charot! Char lang, kuya. Umaga, bibigyan ako ng isang punto. Walang char-char dito, Mona. Pit na Jod! Gawa natin. Ito. Parang may laman pa yan, Mona. Tada! Yan na po, kuya. Magaling, Mona. Proceed ka na sa next step. Next step is pagkukupog. Kukunin ang gata. Yan, ibigay ang sapay sa mga manok. Kuya, madami ka pong manok. Lagaan mo mga kapatid mo, Mona. Ayan, natapos na ihalo na lahat ng mga ricados sa kaldero. Ang naghihintay sa kanyang lutong ginataan ay nagsayaw-sayaw muna siya. Ikaw ba yan para sa grades? Ano, 100 ka na sa PE. Ayan, tamang pa-cute lang. Jump, jump, jump. Ayan. Okay, ayan. May grabe, mag-gadget. Ayan. Okay, libot. Okay, ayan. Very good, Mona. 100 ka na sa iyong PE. Mona,
Thanks for your performance. Proceed to group 2. Char. Na grabe na talaga ang iyong performance. Grabe talaga. Pinatalbog mo kami. Oh my gosh. Nakalimutan mo na yung ginataang ano ay. Sorry. Ay, naku. Oh my gosh. Let's welcome the arrival of Nanay Girlie. Ayan, nagsiyaw-siyaw ka pa. Papagalitan ka talagang bata ka. Oh my gosh. Yan, sinasabi ko sa iyo, Mona. Ayan, napagalitan ka tuloy. Gets mo na ba, Mona? Ayan, tuloy pa rin ang buhay kahit napagalitan. Kumwari hindi affected. Ayan, makilis ka ng bigas kasi hindi ka makakapasok sa bahay ni kuya kung hindi ka marunong magsaing. Ayan, bantayan mo ng maigi ha. Ayan, pagsabayin mo silang dalawa, yung ginataan saka yung sinaing mo. Mupo ka muna, mag-aral-aral, ganyan. Ayan, yehey, luto na, kainan na. Okay, handa ng pinggan ko sa retinidor. Ayan, kainan na with Ate Margie at Nanay Girlie. Okay, friends na ulit sila kasi masarap masyado yung ginataang niluto ni Mona. Okay, bili muna tayo ng tang upang mas masarap ang ating tanghalian. Okay, hindi po ito sponsored. Shake, shake, shake. Ayan, inom-inom. Saka naman babahugan natin sila Mingming, papakainin, pati na rin ang housemate na si Kuy Kuy. Ayan, kain kayo mga housemates. Pagkatapos niyan, magwalis-walis saka mahugas ng pinggan. Okay, time check is alauna na. Online classes na. Okay, alam ko ang tama at mali pero ako'y sabog na. Okay, Mona, huwag kang magpapakute lang. Makinig ka mabuti sa online classes nyo. Okay, tapos na ang online classes. Let's proceed to another task. Ayan, magbahog na tayo ng paboritong anak ni Papa. Kain mga chicken para hindi mag-worry si Papa sa inyo. Okay, magpagaling kayo, kumain kayo para maging malakas. Yehey, tapos na. Okay, masakit yung katawan ni Manana Girlie kasi kalalaban niya. Kaya hilutan natin siya, alagaan, suklay-suklay, ganun. Okay, mag-snack na tayo. Milo, everyday. Bigyan si Kuy Kuy kasi ng hingi. Okay, share your blessings. Ayan, kumain siya. Kain. Welcome to my closet. Ayan, magbihis muna tayo kasi may pupuntahan tayo mag-mask saka magsuklay. Ayan. Isda, oh. Okay, mukha nga natuwa si Nanay Girlie sa vlog na ito. Okay, lakad-lakad. Bili na tayo ng isda. Okay? Ayan. Salamat, Shopee. Ayan. Sa kanan saging. Ayan. Okay, lakad na. O, pauwi. Ayan, maghugas na. Linisan na natin ang isda. Ayan. Maghugas na din ang pinggan. Pati maghiwa na din ng ricados. Ayan. Kasama si Nanay Girlie. Okay, pagkatapos niyan, magkuha tayo ng nutritious na gulay dito sa bansa. Ayan, ang malunggay. Every Filipino kid struggle. Okay, pagkatapos niyan, alagaan natin ang paboritong anak ni nanay. It's hapunan time. Okay, kain na naman. Okay, kain. Chikahan with Ate Margie. Ayan, kain ng saging para healthy ang bukog. Ayan, kain. Okay, papakainin na din ang ating mga mingming. Pati na din si Kuy Kuy. Okay, turn off the lights na. Hugas si Ate Margie. Thanks, Lods. Ayan, si Nanay. Ayan, nag-study muna tayo para kunwari, ano, good student. Ayan, toothbrush. Saka off na. Okay. Tutulog na. Ay, mag-pray pa. Okay, good night. Congratulations, Mona. Napagtagumpayan mo ang iyong task. Kamusta? Nahirapan ka ba sa pinapagawa kong task? Ano po? Opo kuya, lalo na po yung part ng pagkahagod po. Pero natutunan ko naman po kuya na kailangan talagang magsikap. Pag may tiyaga, may ginataan. Ganun po. Saka nag-guide po sa akin si Nanay Girlie kasi hindi ako marunong makinig sa instructions niya. Pero kuya, bati na rin din po kami ngayon. Ang sarap po sa feeling, kuya, yung ikaw yung naghahanda ng pagkain para sa pamilya po. Natutunan ko po na bilang anak po, dapat tinutulungan po natin yung mga magulang po natin na pag-ibigyan yung pag-aaral saka sa pagtulong sa gawain bahay. Like maganda isipin na sa pagwawalis, paghugas ng plato, pagsasaing, nakukunan po yung stress ng nanay natin kahit sa ganung bagay po. Makakatulong po tayo sa nanay natin. Pero na-stress pa rin. Na-stress pa rin si Nanay Girlie sa akin. Pero ox lang kasi ito naman din ako natututo. Kasi madami na talaga yung iniisip ng mga magulang natin. Lalo na sa pagdating sa pera. Kung makakain pa tayo sa araw na ito. So ikaw as anak, kailangan mo din gawin yung part mo. Ikaw katuwa yun ng parents mo. Pati na din po sa pag-aaral ng mabuti. Ayaw ko na po maging pabigat, char. Kasi dati po tamad talaga po ako. Aral sa ka-FB lang inaatupag ko. Kaya kasi sa pagkakaalam ko, ang pag-aaral talaga, pag magtapos
tapos ka na ng pag-aaral, yun lang talaga yung way para makatulong sa pamilya, sa magulang. Pero mali po yun. Dapat po, kahit nag-aaral ka pa, pwede naman din pong tumulong ka kahit sa maliit na mga bagay, katulad sa gawaing bahay po. Ganun po. Ganun po kuya, natutunan ko. Natutuwa ako, Mona, na natutunan mo ang mga ganitong bagay sa loob ng aking bahay. Salamat po kuya sa opportunity. Thank you. Kapamilya, nasa inyong mga kamay ang pagpili kung sino ba dapat ang karapat-dapat na mananatili sa bahay ni kuya. Sino ba dapat ang mai-evict? Mona, naganda lang ang ambag sa bahay. Margie, walang pakialam sa housemates. Girly, menopausal kaya laging galit. Mga Mingming, tulog at kain lang ang alam. Koy-koy, kain at tamang tahol lang ang alam. Manok, putak lang ng putak. Text evict, space and name of housemate at isend sa 2366. Maraming salamat sa panunood.